Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, i-recreate natin yung look na ginawa ko is somewhere, put it somewhere on the screen. So if you wanna know kung paano ko siya ginawa, please keep on watching. Hindi ko na gagayahin yung sinuot ko noong time na yon, tapos yung hair ko kasi syempre maraming trabaho. But I'll try to recreate the look for you para alam yun. Maraming nag-message sa akin kung paano ko daw ginawa yung look na yun. Sa akin para sobrang easy lang talaga nun. So now, let's start. Unang-una kong ginagawa talaga is cleaning my face. Yan ang pinakaunang ginawa. Medyo madumi yung mukha ko, nag-makeup remover lang ako kasi gumawa ko ng isa pang video. Prior to this one, so yan, linis tayo. Yun ang ginagawa ko, nilinis ako ng face. This is my facial toner. Ayan, Silka. Alam nyo na yan. Nakikita nyo naman siguro. Napansin ko na mas para naging brighten yung skin ko simula nung gumagamit ako ng ganito. Medyo may sting na siya sa mata kasi naparaming lagay ko. Pero usually, so may marinig kayong mga background noise. Pagpasensyahan nyo na. And yan. Ganyan lang ginagawa ko. There's no such thing as perfect makeup. Alam nyo guys, pag sa personal makikita mo talaga may mga cracks, ganyan. And sa picture kasi, kahit pa paano na-i-edit yun, nabubura mo siya, naalis mo sa lighting, na magandang pwesto, ganyan. Kahit sabi mong no filter, makikita mo pa rin yung pag-zoom mo, may mga parang nagsisit in sa may pores mo, ganun yung talaga yung normal. And now, sometimes I use this one, but sometimes ito rin. But now, yung gagamitin ko, this is a soothing gel from, ayan, Lux Organ. Maganito nakabrighten ng skin. This is my moisturizer every morning. Before kasi, ito yung moisturizer ko morning and night. Bago ito, ito talaga. Titry ko ka to. And nagandahan din ako dito. Pero parang papansin ko kasi mas oily siya. So ito ako ngayon. Struggle yung takip niya. Ayan, nalagay lang ako. A little goes a long, long way. So, ang tagal nga ito maubos, hindi ko alam kung paano. Gusto ko i-try yung Sika. And yan, spread mo lang all over your face. Maganda to kapag may mga burns, ganyan, or sensitive yung skin mo, ang ganda na ito. Maraming nakakapansin na umukay talaga yung balat. That's because I made sure na clear na yung skin ko before ako mag-try ng ibang products for skincare. Like yung mga moisturizer, toner, and all that. Make sure ko muna na clear na yung skin ko na I don't have pimple anymore. Pero may makikita kayo namumula ngayon, namumula lang yan, pero wala yung pimple. So for my base, ito yung gagamitin ko. This is the Maybelline 24 hour something. Ayan. I'm in the shade 128. Medyo light sa akin to. Kasi walang 220. And naging 220 nag-o-oxidize sa akin. So I'm looking for in between. Wala yung 210 on the counter. So yung gagawin ko lang is, papump ako ng one full pump. Ayan. Tapos maghahaluan ko nitong Tone Up Brightening Booster Ampoule. Papatakan ko lang ng ganyan. Ayan. Dalawang pump na ganyan. And then, mimix ko lang siya. Makeup brush. So what I do is dispense ko muna yung product sa face ko like so. Tsaka ko siya i-blend. Mas drying kasi siya para sa akin. So nakita niyo ba yung pores o lumalabas? Pero ayan, drying kasi to sa akin. Tawag ito, naglalagay ako ng ampoule. So i-blend ko lang siya using a wet sponge. Damp sponge pala, hindi wet kasi pag wet that means sabasang-basa. Ayan oh. And now, i-blend ko lang siyang ganyan. Nakikita nyo ba na may mga ano pa rin? Full coverage tong foundation na to, medium to, pero hindi ko siya gusto ng full kasi nga ano siya, drying siya sa akin. Yan lang ginagawa ko. Now, I'll be adding my... May natira pa nga, actually. Sige, ubusan natin. Pwede pa naman iubos yan dyan. Now, let's move on to the concealer. This is what I use. Itong Careline na Acne Spot Concealer. Minsan pa-triangle, minsan pag... Tapos, ibababad. I mean, ipapatagalin ko lang siya ng konti. Mga ilang minuto sa bridge ng nose, sa forehead. So, dito ako sa baba nakaka-brighten. Sahayaan ko lang ng mga... Blend ko na siya. Sa baba. Sa nose bridge. Kita niyo ba? Oh, may instant nose kayo. Tapos, yung dito sa forehead. Though wala naman akong dark circles, pero... Tapos now, magpa-powder ako. Ang ginagawa ko din na dust ko lang siya. Ayan, this is the Nichido Final Powder in the shade Ivory Glow. Before Ivory Glow ang gamit ko, pero now, change na ako sa Creamy Glow. Kasi mas maputi sa akin yung, though mas maganda yung kasi talagang nakaka-brighten kasi parang yellow undertone. Ginadust ko lang sa face. Napapansin ko kasi kapag nagbe-bake ako, since textured yung balat ko, nagsisit siya sa my pores. So, for my contour, yung bronzer na din, ito yung ginagamit ko ngayon. This is the Pink Flash. Nakuha ko siya for 4 products for 119 pesos ata yun. Ayan. Ito yung eyeshadow. Alam ko eyeshadow something to eh, pero pwede mo na siyang gamitin konti. Maliit lang siya. Ang ginagawa ko, dati kasi, nakita nyo yan, ito yung ginalagyan ko. Dati ha. Ito yung nilalagyan ko. Ngayon, hindi na. Umaangat na ako dito. Ito nyo yan.
ayan, dyan ako nagsisti, pag ganun na ako maglagay. Napapansin ko kasi na, kasi parang malapad yung dito ko, so ito yung ginaano, contour kong pag ganyan. Pa number 3 lang naman kasi yan, wala naman ng ano yan. Before then, dito ako naglalagay, ito ha, ito. Ngayon, hindi na, dito na ako sa baba. Parang nagkikreate ako ng shadow, nakita niyo ba? Nagkikreate ako ng shadow na meron akong jaw, kahit wala na talaga akong jaw. Nakikita niyo double chin ko. Ito medyo mahirap i-conceal. Pero sa picture naman, nakukonceal naman. Kasi diffuse yung light ko ng maayos. Pero ganyan. Pababahin, nahatak kong pababang ganyan. Minsan naglalagay ako dyan, pero ngayon hindi. Buburahin ko rin naman to after. Tapos same lang din, kung anong ginawa ko sa kabila, ganun lang din ang gawin. Naglalagay ako ng konti dito. Kasi, kita niyo ba? Malapad yung noo ko. Ilang napapansin ng iba, pero malapad yung noo. Pero guys, sa nose, madalas iba yung ginagamit kong product. Para sa akin kasi mas natural tignan to sa nose. Ito, this is the 3D Brow and Nose Shadow, ayan, from Silky Girl, ayun. Ito yung ginagamit ko pang nose, ito hindi ko ginagamit. Kita nyo kung bakit yun ang ginagamit ko compare sa iba, ayun o. Nakita nyo ba? Mas natural yung pagkalagay niya sa ilong ko, unlike sa iba na naging grayish yung kulay. Ito kasi hindi. So, nagsasabing matangos ang ilong ko. Think again. Tapos for my brows, ito yung gagamitin ko. This is from the Focalior in Dark Chocolate. 02 yung kanyang ay, hindi. Ang gagawin ko muna pala is magbabrow soap tayo para makita nyo na ganun yung brows. What I do is I get yung brow soap. Ito yung brow soap ko. This is from the Browbee. Ayan. Check them out on Instagram. I got the clear and malaki siya. 50 grams. You can use any brow soap that you have kasi pare-pareho lang. Now what I do is spray akong ganyan dyan. Isang spray lang na ganyan. Dito na directly ha, hindi brush. Eh, mayroon siyang free na spoolie. Tatlo ata yung free na spoolie nito or dalawa. Sabon naman to. Kuha ka ng clear soap or glycerin ba tawag doon? Madalas kasi, una ko tong ginagawa but this time, nahuli ko siya dahil nawala sa isip ko. Nakikita niya ba? What it does kasi is finifeather niya or I mean, usually ng brows is nakaganon, nakababa or nakaganon lang. Ito kasi ginagawa niya parang kinakalat niya. Yun lang naman ang ginagawa niya. Wala naman something amazing. Yan, ganyan lang. Kita nyo ba yung bulo ng brows ko? Tapos, kukunin ko yung end. Tapos, make sure na hindi basang-basa yung inyong product ha. Kasi, pag basang-basa, matagal siyang magda-dry. So, ang ginagawa ko, ganyan lang. Tapos, ipa-flat ko lang using yung kanyang hawakan. Tapos, isa-shape kong ganyan sa kabila. Magkaiba kasi talaga yung shape ng brows ko. Nakikita nyo ba? Ang daming mga parang gaps na ginagawa ko. Diba? Ang pangit nung... Ayan ang ginagamit ko. This is from the Focalior in the shade. This is an eyeliner daw. And hindi ko pa na-try kung effective siya eyeliner kasi feeling ko naman hindi ko siya bet sa eyeliner. It's a gel eyeliner and a brow gel daw. Pero hindi ko... Gustong-gusto ko yung free nila na ano, na pangkilay kasi manipis. So, makakagawa ka ng illusion na meron kang may strands yung ng buhok. Ayan ginagawa ko. Yan yung sinasabi nilang bushy brow. Iba kasi talagang maganda yung pagkakagawa. I mean, kitang-kita mo yung strand. Kasi nga, makapal talaga yung brows nila. Eh, para naman sa akin na wala talagang alam yun. Wala talagang laman. Diba? Hindi mo malalagay. Now, kikiling ko yung brows using concealer. This one is from Pink Flush din. Tapos i-blend ko lang. Now I get yung aking sponge. Tapos ayun yung bituin ko, diba? Maganda rito yung mga hindi masyadong, alam mo yung concealer na hindi masyadong pigmented. Yung parang ano lang, pang tamang cleanest lang ng pag-pigmented, parang magkakaroon ng something na starch doon sa ano mo, which I hate. That's what I do. Tapos, mag-blush tayo. Yun talaga yung pinaka-highlight nun eh, is yung blush. This is what I use do sa product na yun. Ay, sa may ano na yun, picture. This is the Careline Oil Control na blush. Ito, tignan mo ah. Tignan mo. In the shade Berry Pop. Ayun. Ayan na. Ayan na yun. Gagawin mo lang. I-blend mo lang. Plum nga ay kasi parang ano to eh. Ah, parang purplish ba sa... And, kailangan i-blend mo to ng matindi. Kasi, ayan mo. Makikita nyo ba? And, sa kabila, kung mapapasobra kayo, mas dark yung nakikita nyo dito kasi ilaw ko nandito eh. So, nawa-wash out nyo yung sa part na to. Tapos, talagyan ko dito sa chin. And blend. Sobrang tapang like that. Matapang, di ba, may mga part. Kunin ko lang yung sponge ko na pinagamit ko kanina. Tapos, ganun lang.
Tapos for my lids tsaka lips, ito yung ginamit ko. This is a Super Beaut in the shade Bay. Diba? Tama. Tapos ang ginagawa mo lang, shake mo lang siya, roll yan eh. Tapos matte siya. Kita niyo ba yan? Oh, pinatungan ko pa yun eh. Nang kamay lang. Kamay lang ginamit ko. Pwede naman blush. Pero i-blend mo to agad ah. Kasi parang tapang nito. Nag-add lang ako. Para mas matapang siya sa camera. Usually kasi guys, sa camera, nawa-wash out niya. Kita niyo ba? Ayun yung ginamit ko nun. Itong gagamitin ko. Tapos, buha ako ng product. One wash of color lang. Pwede naman yung kamayin kung gusto nyo, kung may pangkamay. Pero ako kasi nag-aaral ako mag-brush ngayon. Kasi usually, for my highlighter, nung time na ito yung ginamit ko. This is from the Vice Cosmetics in the shade Splendid. Ito yung parang champagne color. Now, maglalagay ako dun sa taas. Ayan. Usually kasi guys, hindi siya nakikita sa camera. Ganyan. May filter ba ako doon? Hindi naman. May in-adjust ko lang yung mga ganyan. Ang ginagawa ko kasi pag nagko-contour ako guys, kaya parang nagkakaroon ng nose line is dito tsaka dito. Tapos kinokonnect ko lang siyang ganyan. Pero mas matapang yun nandyan. Tapos mag-a-add ako dito. Ayun, kahit kamay lang guys. Grabe yung highlighter na to as in. Ito yung mascara ang gamit. Curl ko lang yung lashes. Curl lang natin. Tapos ito yung gamit kong mascara. This is from the Focalure 100 Plus lang din to. Pero maganda. Gagawin ko lang is volumizing daw to. Pero para sa akin, lengthening lang. Hindi naman so much. Pero parang kinakot niya lang yung lashes mo. Hindi rin ito na-weigh down. Kumbaga ano to, hindi siya masyadong mabigat yung lashes. Hindi siya mabigat pala. Ayun. Ganyan lang siya. And for my lips, ito ulit yung gamit ko. This is a Super Beaut. Try nyo to guys. Sobrang ganda nito. Ayan. Super Beaut in the shade Bay. Now what I do is, ewan ko ba't sa camera, ang light niya. Sure, nakita niyo ba yung picture ko ng ganito lang, na ito lang itself. Ayan, ganyan lang ginawa ko. And, kung pansin niyo may gloss yun, may gloss talaga. Naglagyan ko. For the gloss, ito yung gamit ko. This is from the Focalure din. Ang ganda nito. Clear lang gamit ko. Kung mag-endless kayo sa gloss, guys, go for a clear one.